My father was very funny. He was a fighter. And he was everyone's friend. Pop was very funny. He loved cracking jokes all the time. Especially when we were at the dinner table. He just loved making all 8 kids of us laugh and smile and be happy all the time. Sa paligid niya. Kaya palagi siya nagpapatawa. And he would even invite us to watch comedy films and shows with him. Siguro kasi tuwang-tuwa talaga siyang nakikitang tumatawa kaming lahat. He just found humor in everything in life. And I guess laughter was truly the best medicine for him. He was also a fighter because he never quit. He never gave up kahit gaano kahirap yung mga dumating na challenges sa buhay niya. He would always find a solution or a way to work around the problem. And until his last breath, with his battle with cancer, I would really say that he fought for his life. He really fought until his last breath. Kasi he even called his battle with cancer his happy battle, which was also the title of one of his albums. Kasi he fought but with a happy spirit. Ganun si Papa. He never lost hope, and he was always smiling. He was one tough cookie. And he was everyone's friend because he was just really friendly by nature. He would just be friends with everyone. I remember may isang time, nagsha-shopping ako sa isang cosmetic store, and I guess napatagal ako masyado, na-bore na siya. He started having a deep and meaningful conversation with the security guard at the store. Just like how he would talk to the people he worked with or the people he worked for. Ganun siya. He saw everyone equally. He treated everyone equally. And kung sino yung mga kailangan ng kaibigan, nandyan siya. Kung sinong kailangan ng kausap, he was willing to listen. Even sa aming mga anak niya, sa aming pamilya niya, he was always a friend. He was like our best friend. He was actually like one of the kids, to be honest. So he was just always ready to help and to be there for his friends. He was everyone's friend. I have a lot of beautiful and wonderful memories with my dad. But I guess one of my favorites would have to be when he would pick me up from school in college in Katipunan, and we would ride home together all the way to Antipolo. So from Katipunan to Antipolo, it usually takes around 45 minutes to an hour depending on the traffic. And I really cherished those moments kasi yun yung mga times na tinatanong niya ako kung kamusta ako, anong nangyayari sa buhay ko. You know, he really took time to get to know us, to really ask us how we were. And it was also in those car rides home when he would give me advice that I really keep in my heart forever. And makikinig kami ng music together, some of his favorite songs, or minsan bigla na lang siya magra-rap out of nowhere, you know? It was really those fun, candid moments that I really love and miss the most. He was just himself. No cameras, no microphones, no nothing. It was just our quiet time together. Nakaka-miss. I really loved how my dad was very real and genuine. He was the type of person that was very straightforward. What you see is what you get.
with my dad. He was very honest, sometimes brutally honest. And he was just never afraid to show who he really was. So he was very authentic. One of the most important lessons that my father shared with me is to treat everyone equally. One time he was giving me advice about work. Ang sabi niya sa akin, ang trabaho namin ay trabaho lamang. Sabi niya, hindi porkit lumalabas kami sa TV ay ibig sabihin mas nakaangat kami o mas nakakataas kami sa ibang tao. Sa kanya ko natutunan na lahat tayo ay pantay-pantay. We are all equal and we are all the same. Lahat tayo magkakasama sa mundong to. At hanggang ngayon, lalo na ngayon, sa nangyayari sa mundo, napaka-importante na tignan natin ang ating mga kapwa na pantay-pantay. Tignan natin sila sa mata para malaman nilang hindi sila nag-iisa dahil magkakasama tayong lahat dito sa mundong ito. Dapat tayo'y magtulungan, magmahalan, magkaisa. The one thing I wish I could have done with Pop is travel. Travel and explore the world. Kasi hindi ko siya nakasama mag-travel abroad. We were always just within the Philippines kasi nga for his work and also 8 kids kami, so ang hirap talaga mag-travel ng ganun-ganun lang. So I wish I could have traveled with him kasi feeling ko sobrang saya niya kasama. As in, okay yung food trip, laugh trip lang the whole time, tapos game lang sa lahat, tas mahilig siya mag-picture. Actually, pareho sila ng husband ko, kaya gusto ko sana talaga makapag-travel kaming tatlo together. Him, me, and my husband Rob. Kasi feeling ko magkakasundo talaga sila. They love taking pictures, they love music, they love to make jokes. So, I wish I could have traveled with the two of them together and we would have just had a wonderful time. Hi, Pop! Sana kung nasan kayo ngayon, sana masaya kayo, mapayapa. Maraming salamat sa lahat ng magagandang alaala. Maraming salamat at lumaban kayo hanggang sa dulo, hanggang sa huli. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo ninyo na ginawa ninyo para sa pamilya natin. At sorry dahil nung nawala kayo, medyo nawala rin ako eh. Ang dami-dami ko rin pong pinagdaanan na hindi maganda, hindi mabuti, pero ngayon ay okay na po at nahanap ko na rin yung inner peace na matagal ko nang inaasap. So thank you so much, Pop. Thank you dahil alam ko na sa tuwing nagpe-pray ako kay God at nagpe-pray din ako sa inyo, alam ko na you're still watching over me, you're still watching over us, you're watching over me and my husband Rob. Maraming salamat sa lahat ng paggabay, sa lahat ng lessons, sa lahat. Alam ko nandyan pa rin kayo. Alam ko kasama pa rin namin kayo. Kaya maraming salamat. Mahal na mahal kita. I love you. Happy Father's Day!